I have a destiny I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time as this. Tayong lahat po ay magtaas ng dalawang kamay. Yung muko at pumikit. At muli nating pakanasain ang pasmalakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power, na mag-aalit sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang pasmalakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na patuloy niyang ginagamit upang dalhin ang lahat ng tao sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba, ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Higit pa po sa aming inaasahan. Kaya po, Ama, sa araw na ito, bumabahang muli sa aming kalangitan. Father, we pray, manifest yourself in our midst. Reveal yourself more, O Jesus. Father, we want to see you more. We want to experience you more. We want to do your will, O God, more, O God. Higit pa po sa mga dati namin ginawa, ang gusto namin mas gawin ngayon, Panginoong Diyos. Kaya po, Ama, mangusap ka, Panginoon. At itarap mo ito sa pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso.
At pagkatapos po, Ama, ng mga gawain ito, ang buhay po namin na maayon din at na po maging kagaya ng dati. Kaya ngayon pa lamang dahilang Ama, hayaang pasalamatan ka lang po namin. Kunin mo po ang lahat ng arangal at pasasalamat, kadakilaan, ito'y para lamang sa'yong dakilang pangalan. At ang bawal sa'yong magsabi na, Amen. Hallelujah! Manakasumulang po sa Panginoon. Ating Panginoon. Naranasan po ba natin ng Diyos kanina? Sino po yung mga narito kanina? Yeah. Naranasan po ba ninyo ang Diyos? Naniniwala po ba kayong mas mararanasan nyo ang Diyos? Mainit po ba kanina? Mas mainit po ngayon ang pagmamahal ng Panginoon. Amen. Praise God. Ang sabi sa Colossians chapter 4 verse 2, Colossians chapter 4 verse 2, get your notebook and get your bullet. Or get your cell phone and jot down the wonderful message of God intended for us this day. Colossians chapter 4 verse 2. Devote yourselves to prayer. Pakisabi, prayer. Being watchful and thankful. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. And pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Be wise as I should. Oh, okay na po yun. Nalilinig po ba tayo? Yeah. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Colossians chapter 4, verse 2 to 4. Pakinig po tayong lahat. Alam niyo ho ba, may mga dakilang bagay na gustong gawin ng Diyos sa ating mga buhay? Amin po ba? Naniniwala po ba kayo ron? Umaasa po ba kayo ng mga dakilang bagay mula sa Panginoon? Naghahangad po ba kayo ng mga dakilang bagay mula sa Diyos? At ang sinasabi ko po mula sa Panginoon, hindi po mula kanino mang tao, hindi sa ating sarili kakayanan, amen. For we have limitations, people have limitations, and not only that, we are subject to change without prior notice, tama po ba? Sabi nga tayong mga tao ay may hangganan, amen. Amen at aminin natin, minsan may mga pangako tayo hindi natin natutupad, amen. Hindi dahil sa ayaw natin ito pa rin, may mga pangyayari at mga bagay na hindi naiwasan kung mag-amin saan. Amin po ba? Pero gusto po mo natin malaman na anumang mga bagay na magagandang dinanasa at dinanais natin, ibibigay ng Panginoong lahat yan. Mahina ng ibibigay ninyo. Praise God. Talapakan natin. Sino mo na lahat ng mga dakil at mga mabubuting bagay? Tayong lahat, amin po ba? Amen. At ang nais ng Panginoon, ang sabi niyang ganoon, devote yourselves to prayer. Ang sekreto pala para makamit natin ang mga dakilang mabubuti, magagandang bagay na ating inahangad, ang kinakailangan natin ay hingin sa Diyos. Amen. Hingin sa Diyos na may pananampalataya. Ayaw na ayaw ng Diablo na tayo'y manalangin. Sabagat alam niya, prayer changes things. Prayer changes circumstances and prayer changes people. At ayaw na ayaw ng Diablo na tayo'y nananalangin sabagat alam ng Diablo na ang Diyos ay sumasagot. Kaya na ayaw ng Diablo na tayo'y manalangin. Binibigyan tayo ng maraming pinagkakabisiha upang hindi tayo makapanalangin. Sabagat alam ng Diablo, the moment dahil na tayo'y manalangin, sasagutin tayo ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng maraming trabaho, maraming plantsahin, maraming labahin, maraming kusutin. Binibigyan
mga mister ninyo kung sino mas magandang lalaki, kung ako o siya, sabihin nyo siya. Kahit na hindi, totoo. Hindi, totoo talaga yun. So, mga minamahal, ang sabi ko ni Apostle Paul, lagi kayong manalangin, devote yourselves to prayer, at lagi kayong magbantay. At magpasalamat. Dahil kinakailangan na tayong magpasalamat in advance sapagkat ang ating mga prayers ay siguradong sinagot na ng Diyos. Amen. Naalala ko nga po, yung isang babae, no, na umattend ng prayer meeting. At pagkatapos ng prayer meeting, nakasimamot pa rin, nakabusakot pa rin. Tinanong siya, bagubin niya ng bakit, tinanong kanya siya ng kanyang mister. Hindi ba galing ka ng prayer meeting? Eh bakit nakasimamot, nakabusakot ka pa rin? Ang problema, hindi siya naniwala na ang kanyang pinanalangin ay sinagot na ng Diyos. Dapat kapag tayo nanalangin, maniwala tayong sinagot na tayo ng Panginoon. Galamitin mo ang katabi mo, sinagot ka na ng Diyos. Kaya ipagpatuloy mo, pananalangin mo, ipagpatuloy mo ang iyong pananampalataya sa Diyos. Don't give up because there is a power in prayer. Prayer changes things. Prayer changes circumstances and prayer changes people. Kung nagkaroon ng problema sa mga grades, kung nagkaroon ng problema sa pag-aaral, trabaho, negosyo, hanap buhay, ministeryo, isa lamang pong sikreto, pananalangin. Hayaan natin ang Diyos ang gumalaw. Ang ating pagre-reklamo ay hindi makatutulong. Ang ating paninis si kaninang mataw ay hindi makatutulong. Ipanalangin natin, hayaan natin na ang Diyos ay gumalaw. Hayaan natin ang Diyos ay kumilos. For what is impossible with men are all possible with God. Ano man ang imposible sa tao, posibleng lahat sa Panginoon. Ang hindi kayang gawin ng tao, kaya gawin ng Diyos. Ang mahirap sa tao, madali sa ating Panginoon. Nakikinig pa po tayo. So, ang sabi pa ni Apostol Pablo, lagi niyo rin akong ipanalangin. Upang sa ganoon ay maliwanag kung maipangaral ang salita ng Diyos. Nang ibig sabihin, maintindihan ito ng mga nakikinig. At ang sabi pa niya, sinasamantala natin ang pagkakataon hanggat magagawa natin, pinapangaral natin ang salita ng Panginoon. Dahil si Apostol Pablo, napapanahon man o hindi, may tumatanggap man sa kanya o wala, may naniniwala man sa kanya o wala, whether he is in the mood or out of the mood, whether he is welcome or unwelcome, he continually preaches the gospel of Christ. Patuloy niyang ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesus Christ. Ganun po si Pablo. Ang totoo lang, sabi nga eh, sino ba itong mga taong ito na ang mundo ay kinalang biniligtad na? Nang ibig sabihin ito ang paniniwala ng mundo noon, pero binago nila. Amen. Iyan po si Apostol Pablo. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, ipanalangin niyo rin po kami. May tao pa po ba rito? Ipanalangin. No? So that we may proclaim the mystery of Christ. That the door may give us an open door for our message. Kinakailangan magbukas ang Diyos na pintuan na ang ibig sabihin, God will make a way, no? Upang sa ganoon ay patuloy na ipangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ang sabi ganoon ng Mateo 7:7-8, humingi ka at ikaw ay kumato ka at ikaw ay kumanap ka at ikaw ay makasusunod. So makikita natin dito yung kapangyarihan ng pananalangin. Kapangyarihan ng pananalangin. Truly there is power in prayer. Good preaching without prayer is not nothing. Lahat ng ating ginagawa without prayer is nothing. Walang kabuluhan. So kinakailangan natin ng pananalangin at patuloy na pananalangin. Kaya pagkatapos ng ating gawain ngayon, manalangin tayo, amen. Magkaroon ng prayer meeting. At sa mga bahay-bahay, pag-uwi ninyo, manalangin kayo.
At manalangin kayo na, na bukas, mas marami kayong dala. Amen. Na bukas, mas marami ang dadalo. Amen. At bukas, mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. At bukas, mas maganda ang mensahe ng Diyos. Amen. At bukas, mas nakilang bagay ang gagawin ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Tumarap kayo kayo makakasubo. Knock and the door will be open unto you. Sabagat ang sabi sa Matthew 11:24. Anong sabi sa Mark 11:24? Ang versikulong ito, gastatong-gastatong na ito. Christians, you should know this verse. Anong sabi sa Mark 11:24? What you have, whatsoever you ask for in prayer, believe that you receive them and you shall have them. No? Ano ba ang hilingin nyo sa pananalangin? Maniwala kayo na sinagot na kayo ng Diyos at matatanggap ka ninyo. Amen. Tapo ko ba dito? Ibig sabihin, pag nag-pray ka, maniwala ka, tinanggap mo na yan. No? The just shall live by faith. It's not by our might, nor by our power, but by the power of God, the Holy Spirit. Itapaw na ito. Kaya alam po ninyo, alam na mga kasama ko yan sa bahay. Sabi ko nga sa kanila, gano'n kami kabisi. Isikapin ninyo na gabi-gabi, magpipray kayo. Merong dapat prayer meeting bago matulog. Kahit dalawa man lang kayo, bago matulog, merong magpray. Itapaw na ito. Sapagat ang prayer po ay makapangyarihan. Diyan gumagawa ang Diyos sa mga himala. Diyan gumagawa ang Diyos sa mga dakilang bagay. No? Diyan sumasagot ang ating Panginoon sa buhay. Bakit tayo kinakailangan manalangin? At bakit hindi nalang ibigay ng ating Panginoon? Sa pagkatnais ng Diyos na malaman talaga kung ano yung gusto natin. Amen. So kapag humihingi tayo sa Panginoon, nalalaman talaga ng Diyos kung ano yung gusto natin. Hindi ba nababasa ng Diyos ang ating puso't isip na mabasa? Pero ang ibig ng Panginoon ay tayo mismo. No? Iyan ba talaga ang gusto mo? Iyan ba talaga ang nais mo? Amen. Kaya ang sabi ng James 1:5-8, pag kayo'y nananalangin, huwag pa bago-bago ang puso't isip ninyo. Huwag pa iba-iba. No? Kinakailangan firm ka, steadfast sa iyong pananalangin. Kung ano yung gusto mo, gusto mo. Amen. Kung ano yung pangarap mo, pangarap mo. Kung ano yung hangarin mo, hangarin mo. Amen. Hindi pa bago-bago. Kita ko pag-ulang ito. Kinakailangan specific prayer. No? So we have to pray because prayer is so powerful. And we have to pray specifically. Ano po? Sabihin natin talaga sa Diyos kung ano talaga yung gusto natin. Kita ko pag-ulang ito. Dahil hindi talaga maibibigay ng Diyos ang ating hinihingi na hindi talaga natin alam kung ano yung gusto natin. Kailangan alam natin. Tao pa ho ba ito? Sabihin natin sa Diyos na gusto ano ba talaga yung gusto natin. God, no, God wants to know, no, what is in our hearts. No? At saka tayo ay nais ng Panginoon na humihingi sa Kanya, dumadalangin sa Kanya, hindi kanino paman. Kitaan ko po dito. Umaasa, hindi kanino paman, umaasa sa Diyos. Ako po ay nag-full-time, hindi po sa church. Ako po ay nag-full-time, hindi po sa mga kapatiran. Amen. Ako po ay nag-full-time sa Lord. Kitaan ko po dito. Kasi, pag gumawa ang operi, magbabakslate ako. Kitaan ko po dito. Kapag wala na si sister, si brother na naglalagib sa akin, magbabakslate ako. Pero dahil ako ay nag-commit sa Panginoon, mawalaman sila, lumiig man ang offering, tuloy-tuloy ang biyaya ko, sapagat ako ay nag-commit ng buhay at nag-commit.
Biblia, ang tao ay mayroong hangganan. Meron siyang hininga na nagigyan ngayon, maaaring mamaya ay wala na. Ang sekreto para tumagal ka sa paglilingkod sa Diyos at makatapos ka, magkumit ka ng buhay, magpulpan ka sa Diyos. May tao pa po ba rito? No. At tayo po ay dapat tayo po ay umaasa at nananalangin. Kanino? Sa Diyos. Mga estudyante, ang inyong mga pambangon, ang inyong mga pambayad ng tuition fee, ang mga pangangailangan nyo sa araw-araw, sa inyong pagpasok, pambaon ninyo, pambili nyo ng school supplies, pambili nyo ng mga gadgets, pang-load ninyo, pang-Starbucks ninyo. Huwag nyo lakingin sa mga magulang ninyo. Ipanalangin nyo sa Diyos. Amen! Para pag humihingi kayo sa mga magulang ninyo, may ibibigay sila sa inyo. Kaya kung magkamisan wala, may ibibigay ng mga magulang niyo sa inyo. Kasi kayo puro kayo hingi, wala kayong prayer. At yung kayong nanatalangin, at wala ang mga kayaman ninyong mga magulang, ang Diyos ay gagawa pa rin ang paraan. He will touch people to bless you. Dahil nanalangin ka sa Panginoon. Minsan yung mga asawa ninyo hindi nag-iintriga. O minsan maliit ang iniintriga. So ang gawin mo, manalangin ka, amin. Para lang, wala sumasagot ah. Para lang makiang kita ng asawa mo at malaki ang iintriga, amin. At kung sakaling hindi siya mag-iintriga, gagawa pa rin ang Lord ng paraan para pagpalaing ka. Yes, Lord, palapakan natin sa Lord. Lahat ng nais ng puso mo, itulog mo sa Kanya. At ang pananalangin sabi ng Biblia, shut the door. Let no man see you not. Hayaan mo hindi ka makita ng sino pa man. And let God sees you. At iyong ama sa langit na hindi mo nakikita, pero nakikita ka. At alam niya, ipinapanalangin mo ang ama mo hindi na nakikita at hindi mo nakikita ay ibibigay ang hinihingi mo. Diba? Anong sabi niyo Mateo 6? Ganito kayo manalangin. Ama namin, hindi ko kani-kanino. Tayo na nanalangin. Hindi kipo. Yung santo na ngayon? Hindi yung santo na ngayon? Jan. Pog-jan po. Kasi hindi. Santo na ngayon yan. Isang araw, si Corey Aquino, santo na rin. Saint Corey Aquino. Hindi tayo dapat dumadalangin sa kanila. Dumadalangin lamang tayo sa Ama, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng Panginoon na Espiritu. Alam nyo, ito yung panahon sa buhay ko ngayon. Very excited ako. Umaasa ako sa Diyos sa mga dakilang bagay, pero hindi ko alam kung paano at saan magmumula. Pero naniniwala akong mangyayari ito. Amen! Sa mga dinarangin ko sa Panginoon. Ganyan din ang gawin ninyo. Lampasan nyo ng tingin ang mga tao. Lampasan nyo ng tingin ang inyong mga sarili. Ang sino ba matay, lampasan nyo ng tingin. Tumingin kayo talus-talusan sa Diyos. Tao pa po ba rito? At ang Diyos ang sasagot ng ating mga manalangin. May tao pa po ba rito? At sa ating pananalangin, maniwala tayo, what is impossible with men are impossible with God. Ang imposible sa tao, posible sa Diyos. Ang hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Kaya naman ang pinapag-pray mo ngayon, ituloy mo. Huwag kang magduda. Amen? Ang dami ko ng sayings. Baka gusto mo na itong gawin, sana. At maglipot ka na ng malalim sa Panginoon, mababukas ang tariyaman mo, mawapalaya. At maglipot ka ng malalim sa Panginoon, hindi ka mapalalim, absent, lalim ka mag-present. Ang dami ko ng sayings. Ang dami ko ng binitapang mga sayings na yun. Isang katutak na yan, nililista mo pa, eh. O baka pangalan din siya yan, hindi yung lista mo dyan. May tao ba ho, marito?
Palakpakan natin ng palakas ng Panginoon. Dakilang bagay ng papangyarihin ng Panginoon ang inihintay lang ng Diyos ng ating panalangin. Para sa ating mga personal na pangangailangan. Di ba we have personal needs tama? Meron tayong mga pangsariling pangangailangan. Lord, I need this, I need that. Meron din tayong for our family, tama? For our lovers and for our relatives. At meron din tayong for our friends, amen? And for our best friends, amen? And for our best friends forever. And forever pa talaga. At meron din para sa ating bansa, amen? At para din sa taibigan. Ako, lagi mong pinapanalangin ang korupsyon ay mawala sa ating bansa. Lagi mong pinapanalangin ang mga kulto sa ating bansa ay magbagsakan. Lagi mong pinapanalangin itong China at ang Vietnam, lalo na ang China, na binubuli ang Pilipinas, ay umilis ang Panginoon. Amen. Lagi mong pinapanalangin ang mga terorista ay magbagsakan. Amen. Not only in this nation, but in many nations of the Lord, of the world. Pero I believe in all of my heart, ina, dinititig ng Panginoon niya. Ipaw-paw pa. Kaya napakahalaga ng pananalangin. No? Napaka-importante ng pananalangin. Huwag na huwag mong aalisin sa buhay mo ang pananalangin. Minsan nakakatamad manalangin. Tama po ba? Pero pag nag-penetrate ka sa prayer, ang sarap-sarap sa presence ng Lord. Para yung parang ayaw mo nang umalis. Parang ayaw mo nang umalis. Parang hirap-hirap pag-fasting. Parang hindi mo kaya. Parang magkakaulsar ka. Pero kapag nakapag-fasting ka na, gusto mo tuloy-tuloy. Amen. E tao ba po ba rito? Sino rin yung gusto ko sa sexy? Parang dito. Pag-fasting kayo sa sexy kayo. Oh. Sa sexy kayo. Hindi niya na kailangan pang mag-gym. Fasting lang si sexy kayo. Gaganda kayo, bu-beauty kayo, pupugi kayo, puputi kayo. Hindi niya na kailangan uminom pa ng gula tayo. Amen. Tama ko ba rito? Amen. Hindi niya na kailangan ng papayos o magkakarotso or any whitening formula. Amen. Tama ko ba rito? Sapagkat pag kayo nag-prayer, nag-fasting, the glory of the Lord shone upon you. Shone in you, shone around you. May tao pa ako ganito. Di ba nang si Moses ay bumaba ng bundok, nagniningning siya. Hindi siya makita o hindi siya matignan ng mga tao because the glory of the Lord is on him. May tao pa ako ganito. Matapos ang prayer and fasting ni Esther, ni Hadassah, dapat hindi siya maganda. Dapat payat na payat siya. 3 days and 3 days, hindi siya kumain. Pero nung nakita siya ni Haring Ahasuerus, tinuro ka agad siya ng center. Yung siya ay lumapit sa Haring Ahasuerus na hindi siya pinatawag. Kahit na rin na siya, hugot-ulo siya. Ganun ang batas. Pero hindi siya pinatawag. Lumapit siya after ng prayer and fasting. Tinuro siya ni Haring Ahasuerus. At ang sabi sa kanya, ano ang gusto mo? Hello? Ano ang maipaglilingkod? Ano ang maibibigay sa iyo? At anong sabi ng ano na Reina Esther, gusto ko na ang aking buong bansa sa Israel, ang aking buong kababayan Israelita, Hudyo na nandito ngayon sa Susa, ay iligtas mo sa kamay ni Haman. Sapagat gusto ni Haman, patayin kami lahat. Amen! At anong ginawa ni Haring Ahasuerus? Hindi lang sila niligtas, si Haman ang pinapatay. Hello? Bakit nabago ang mga pangyayari? Si Haman, ipapapatay niya ang lahat ng Israelita, lahat ng Hudyo sa Susa. No? Pero bakit hindi napatay ang mga Israelita, ang mga Hudyo, at si Haman pa ang napatay? Anong ginawa ni Esther? Nag-prayer? Fasting. Anong ibig sabihin ng fasting? Pag-iwas sa mga sagabal. Paglayo sa mga tao, sagabal pagsamantala. Pag-iwas sa mga pagkain,
sa dabang pagsamantala upang lubusan ang pakanginig mo ang Diyos. Pag nakikita ni Charles Finney, humihina na yung power niya, humihina na yung anointing niya, umakit siya ng mundo. Upang makipagmihin sa Diyos at humingi uli ng kapangyarihan mula sa Panginoon. May taong mag-ubay. Kaya napakahalaga ng panagalangin. Kaya pag merong nagaganap o merong hindi nagaganap na mga pangyayari at marami tayong sinisisi ng kung sino-sino, isa lang ang gulang natin. Naggulang tayo sa panagalangin. Yung mga inaasahan natin, hindi nangyayari, hindi nagaganap because of lack of prayer. Kaya ngayon, pinatawagan tayo ng Panginoon, ipagpatuloy natin ang panagalangin, ibalik ang panagalangin, dagdagan ang panagalangin, sapagkat ibang prophesy ko sa inyo ngayon as a true prophet of God. Nakikinig po ba tayo? May mas higit na dakilang bagay na nakarahan ng Diyos para sa ating lahat, Kingdom of Jesus, fellowship. Gusto ko sabihin sa inyo sa true prophet of God, every sacrifice will be rewarded. Every sacrifice for Christ will be rewarded. I know, napakainit ng panahon ngayon. Nagtsatsaga, nagtitiis tayo rito. Lalo na kami dala Metro Manila, nagpupunta pa rito. Tinaan namin kayo. Ito ay puno ng magtitiis. Pero gusto kong sabihin sa inyo, lahat ng mga dala Metro Manila na buo ang puso, sumaka sa akin ngayon at tumutulong sa akin ngayon, ay tayo, dakilang bagay ang gagawin sa akin ng Panginoon. Dakilang bagay ang gagawin sa akin ng Panginoon. Sabi ko to sa inyo lahat. Ipaprophesy ko to sa inyo. Itataya ko ang pangalan ko bilang lingkod ng Diyos. Lahat ng tutulong at tumutulong sa akin, nananalangin, nag-aayuno, sumusuporta, pinagyan sa aking pamilya, sa aking iglesia, pinigil sa akin ng Panginoon, sa mga magagawa, leader full-time, ang lahat ng ito, punihin ang pangalan ng Panginoon. Gusto kong sabihin sa inyo, dakilang bagay ang gagawin sa akin ng Panginoon. Bakit ko tinawag si Daphne kanina? Sabagat kung binibigyan ko siya ng prophecy, parang hindi matutupad. Sabagat si Daphne that time, yung mga nagdaang panahon, hindi naman yung malaman yan eh. Dumating ang first grading period, hindi pa rin yung malaman. Dumating yung second grading period, kundi ako nagkakamali, ako pagkumuha ng card niya eh. Hindi available yung daddy niya. At nakausap ko pa yung advisor niya. Hindi siya honor student. Hindi siya kasama sa honor. Wala siyang honor. At ang niriniglamo pa nga ng guru, natutulog sa klase. Pero sa awat habag ng Diyos, hindi po yung advisor niya. Sabi niya sa akin, Pastor, I will give her a chance. Yung grade niya, dadagdagan ko ng ilang puntos para makapasok siya ng honor. Sabi ko, thank you, Mom. I know it's the hands of the Lord. Alam pa natin ang Panginoon. At patuloy pa rin ang nagpa-prophesy sa kanya, itong taong ito, gagawa ka ng pangalan sa DFC. Yung dati may pangalan ay, yung marami rin may pangalan na gumagawa at hindi na kailangan. Alam lang doon yung pangalan nila. Kaya siya po na eh. Nire-reklamo ng mga estudyante, nire-reklamo ng mga guru, nire-reklamo ng ate, nire-reklamo. Diba? Busy sa maraming bagay. Tao pa mo ba rito? Ang isang babae, nawawala na ng pag-asa sa buhay. May tama ko ba rito? Mag-awal ang salit! Bigla-bigla, tinaas siya ng Panginoon. Amen!
sa kahapon ba yun? Kahapon ng recognition, I was there. No, I did attend the recognition na recognition program. No, you know, I was really shocked. Sabi ko, ito na ba si Dante? Grabe. Hindi ko talaga ina-expect. Ang layo na ng kanyang narating. May mga nalampasan na siya. At wala siyang plan ng lampasan ito. Kundi, kinutupad lang ng Diyos ang kanyang mga promise at kanyang mga promise. Nagiging pagbubot tayo. Paano mo masasabi na isang tao ay totoong lingkod ng Diyos? Apostol, propeta, evangelista, pastor, at guru. In fact, lahat ng office na yan na sa akin yan. Pero hindi ko lang isinasabi. Hinahayaan ko lang ang tao ang makarecognize niya. Tawagin akong brother, okay lang sa akin. Tawagin akong pastor, okay lang din sa akin yan. Huwag lang akong tatawagin, sister. Tawagin akong tatay, okay lang din. Tawagin akong daddy, papa. Dati na lang kaya siguro. Mga anak, will you please call me dad? I think it's a little bit. It's a little bit. A little bit. As in, sa tawin sa akin, Pops, di ba? Aros of tricks eh. Eh, tangkat na lang siguro. Hindi, actually talaga, daddy ang tawag sa akin ni Joseph. Hindi, nabi niya sa akin. Eh, tawag ng mga pangalaman na matatanda, papa. Nalito na siya, daddy ba ang papa? So, palakpakan natin sa salitang mga naman. Hindi mo ako sabi, tatay, papa, daddy, itay, huwag mo lang tatawagin, mother, or nanay. E tao pa mo rin. Pero lahat ng opisina kaya, ay nilalangarap ko siya. I became an elder, not only in the KOJF, but I am elder in the body of Christ. Tao pa mo ba? Nare-review natin, napapayuhan natin ang mga lingkod ng Diyos. So mga minamahal, ngayon, tumayo ako sa inyo ngayon bilang lingkod ng Diyos, nag-prophesy ako sa inyo ngayon. Lahat ng prayer and fasting ninyo, dagdagan nyo pa. Lahat ng pananagan, lahat ng pagkakaloob ninyo, dagdagan nyo pa. Lahat ng tulong ninyo, dagdagan nyo pa. Lahat ng sakripisyo ninyo, dagdagan nyo pa. At sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay nagkaroon na ng karanasan, na kayo nangalangin at nag-ayuno para sa akin, sa aking pamilya, sa iglesia ito, sa mga magdadaan rito, tumulong kayo, whatever hearts, no? No? Na inyong inirender at kayo ay tinaas ng Lord, nakikinig pa ko pa kayo. Gusto ko sabihin sa inyo, huwag nilang ituloy, dagdagan nyo pa. Sapagkat ipapromise ko sa inyo, yung pinaramisay ko nung na dumadagong nung rumakatas ang magpapala, we need hold sa blind ng Diyos yun. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi hinintay ng Panginoon kung sino talaga yung mananatili at yung hindi pa narito ay darating upang sila ay makasama sa lumalagosa dumadagong Diyos na magpapala. Tawa pa ko na rito? Kasi madali mo lang naman sabihin na nakita ko eh. Madali mo lang naman sabihin. Pero gano'n kaya katotoo sa puso mo yan? Madali mo lang naman sabihin, kasama ako ng lingkod ng Diyos eh. Kapili kami, magagawa kami ng lingkod ng Diyos eh. One mind, one vision, one spirit kami. Madali lang naman sabihin niya eh. Pero ang hinahanap ng Diyos ay katotohanan. May tao pa mong marito. Amen po ba? Katotohanan. Kaya kung pansamantala may nakalalagad, huwag kayong malungkot, babalik din yun with full repentance. Pero gusto kong sabihin sa inyo, even I prophesy, as a true man of God in this final hour, yung para sa kanila, ibibigay sa inyo. Nakikinig pa po ba tayo? Ang sabi ko, yung para sa kanila, ibibigay sa inyo! Sa inyo ibibigay ng Panginoon! Sa inyo ihahagis ng Panginoon! Amen! At magagalak at matutuwa kayo.
Panginoon, yung pagsama mo pala sa likod na Diyos, yung pananalangin, pag-aayon, pag-sakripisyo, tithes, offerings, first fruits, eh hindi daw ako na nakabuluhan. Ang lahat ng ginawa pala ay nagagamit para sa kaligtasan ng kaluluwa, para sa kapangalan ng pangalan ng Yesu Kristo. At hindi na ngayon, iyan pala ay ibinabalik ng Diyos sa puso mo lang. Amen? Ang sabi ko, ibinabalik. Sa kalitahan niyo mo, tumingin ko, pasalamat tayo sa Diyos naman. Pati yung head bang, yung head sa Diyos. Pasalamat tayo sa Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ay, kung lahat ay tatilag muli, hallelujah, hindi pa tayo tapos. Sabi ng Mark 11, tinatap niyo ba yung prophecy? Sinugat niyo ba? Gagawin niyo ba ito? Ang sinasabi ng Lord, kung hindi mo ginagawa, gawin mo. At kung ginagawa mo na, huwag mong kuputulin, ituloy mo pa. Ibig sabihin, tagdalan mo pa. Kasi, mayroon nakalaan. May nakahanda. At alam niyo, sa hindi kagaya ng tao that he should lie, nor the Son of Man that he should change his mind. Hindi mo mabago-bago ang panukala, ang isip ng Diyos. Tutubahin mo na yan. At paano mo malalaman na ang prophecy ay galing nga sa Diyos? At ang nagpa-prophecy ay totoo nga ng lingkod ng Diyos, ay na ang kanyang prophecy magkakaroon ng katuparan. Amen! At yung prophecy ng Diyos din nagkaroon ng katuparan. At kaya ang gusto kong masanay siya na magsalita sa harapan ng mga tao para sabihin niya, ito ang nangyari taganap sa akin kasi mabuti ang Diyos. Amen? 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 At huwag kayong mahihiyang magpatuto. Paano kayo pinatawad? Paano kayo pinagalit? Paano kayo binago ng Diyos? At yung prophecy ko nga kay Joshua, Suma, Gregorio, na parang yan na bumunta ng main church, huwag na huwag mo nang umubahin niya kahit kailan. Lagi kang magsusuot ng nasa na maganda. Lagi naman magsusuot ng nasa maayos na tatap na tungkulin sapagkat yan talaga ang tungkulin na magpatuloy ang itataas ng Diyos. Ang hirap kasi nung maayos, nagtaglubad lang ako ng tuot ngayon sa sobrang yung mainit ng konti. At totoo lang, hindi talaga ito yung pantalon ko sa hotel. Hindi talaga sa terno. Kasi wala na akong choice para magpalit ng pantalon pag mabago ng sasakyan kanina. Dumiretso na ako, ginanong ko na lang, hindi na ako nakapag-make up. Pero gusto ko sabihin sa inyo ang lahat ng prophecy ay hindi masasak. It will all take place. It will happen. Okay. Nagiginig pa ho tayo. Magayari ito ang pagkakanap. Kaya kung ano ang promosyon mo, huwag ka nang papalimpalim pa, huwag ka nang papalimpalim pa. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy ang blessing ng promosyon. Nakikinig pa ko ba tayo? Tuloy-tuloy yan. Ang pagkitabi yan. Misa inaalam lang ng Diyos sa magkaroon ng hams. Tumatakbo sa sakyan mo, mabilis. Bigla may hams. Oops, natatadahan-dahan ka. Gusto lang ng Panginoon na ma-realize mo. At maisip mo palagi na walang pinagmumula ng pagpapala mo kundi ang Panginoon. At nais ng Panginoon na mamahalin mo, hindi ang pagpapala, kundi ang mamahalin mo ang Diyos lang. Amen. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, dagdala ng lahat ng ginagawa para sa Panginoon. Noong nakaraan dito, nag-testify si Pastor Natali. Sa pagkat noong nakaraan dito, sasalulang siya. Pero sasalulang siya, meron akong word sa kanya. At ang sabi ko sa kanya, ang buhay ninyong mag-anak, ipagdoon nyo para sa Diyos. Kung ano man yung darangyan sa inyo ngayon na iniipit ninyo, ibigay nyo Diyos na sabas sa Diyos siya. At huwag kang matakot. Ipabalik ng Diyos siya, sobra-sobra pa. Itawag ako ba rito? Sobra-sobra pa. At inulit ko uli yun sa gawain natin sa kapiyang member siya. Matagal ako hindi nakarating doon. So nakita ko yung church natin doon. I'm praying na matapos na natin yun. Amen. Mapinis na natin siya. Itawag ako ba rito? Confirm ba talaga sabi niyo? Wala na magpagulo? Kasi alam niyo kung bakit tayo nahihirapang
magpaayos ng Diyos, magpalaki ng church, talagang patalipa tayo. Kaya kailangan kung talagang establish na talagang sa isang lugar, saka natin pakantay. Amin po ba? At hindi lamang po ang church ng Abiyaw, hindi lang ang church ng Gimba, lahat ng church ng Kingdom of Jesus Fellowship, dapat lahat maganda. Dahil ang church ng Gimba, hindi namin church yun, church natin yun. Ang church ng Gimba, ang church ng Pampanga, ang church sa iba't ibang lugar, nasa ibang bansa, church natin lahat yun. Amen. One heart, one mind, one dream, one vision. Amen. Kaya pagagandahin natin yan. Kaya ang lahat ng tithes and offerings, everything, centralized siya. E tanong ba kung balik? Kapag hindi centralized siya, magkakanya-kanya tayo. Amin lang ito, amin lang ito. Amin lang ito. Nakikita lang namin yung pangangailangan dito. Centralized siya. Ang malalago at matatagumpay na iglesia ay centralized. Nakikinig pa kung ba tayo? Even the religion. Pero kung makikita po natin sa banal na kasulatan, ayon po sa pangangailangan ay hinati-hati po. Sino po ang naghati-hati? Ang mga apostolos. Nakita po ba? At ang lahat po ng kanilang piligong sampu ni Hagay, sino nakakala? Sa pangalan ng mga apostolos. Church is not autocratic. The government of the church is not autocratic. The government of the church is not yung dictatorship. The government of the church is not also democratic. But the government of the church is theocratic. Itawag mo ba rito? Pag-isabi theocratic. Theocratic. Nakakaawa yung mga sundalo natin nagbabantay ng Spratly Island. Yung kanilang ship doon, yung kanilang barburon, bulok. Kaya kailangan, nangangalip ang kanilang buhay. Samantalang may mga iba riyan, masimul-simula. Masarap at maganda ang kanilang kinalaman. Itaro pa ko ba ito? At hindi dapat nangyayari yan. Sama-sama sa hirap, dapat sama-sama sa ginagawa. Amen? At dapat first thing first. Amen? May tao pa ko ba rito? Ang main church, kung ang biyaya ng main church ay sinigap lang ng main church sa main church lang ito, walang outreaches. Nakikinig pa ko ba tayo? Or walang chapters? Amen po ba? Bagkos yung main church ang sumusupor sa mga magalaman para makahayong pakarapati sa mga lugar na ganito. Nakikinig pa ko ba tayo? Kaya operita, kaya wala. Kaya anong kalagayan dyan, tuloy-tuloy ang paghahayo nila. Sinusuportahan ng majors, nakikinig pa kung tayo. So, unawakan po ba natin? Ganun po yung mga minamahal. Pero more of this siguro, baka bukas. Pero sa kayo, tumuli muna tayo sa prayer. Sabihin mo sa katabi mo, tuloy tayo sa prayer. Sa aklat ng Lucas 18. Pero huwag niyong kalilimutan yung prophecy ko. Sino rito yung pinagpalaman ng Diyos? May ginawa kayo sa Diyos pero binigay ng Diyos? Sino? Sino? May ginawa kayo sa Diyos, binigay ng Diyos? Natatay na. Sige, may mahihiya. At yung mga kasama ko sa Metro Manila, hindi naman kayo bisita rito, kasama kayo rito. Kapag na, tumutok kayo rito. Pag nalangat pa na kayo, malapit kayong lahat dyan. Lumasa na kayo. May tao ka po kami. Kaya tuloy niya siya namin, sasalim si nanay. Nanay, sasalim ka ba? Ito ang sasalimin namin. Sasalim siya. Pero gagawin ang kanya ng si nanay, 73 years old. Nag-aayuno yan. Labing limang araw, walang tubig, ay walang kanin, walang ulang tubig, labing victims. At this age, at her age. Yes. More than 70 years old. Nananalangin, nag-aayuno, hindi kumakain, tubig lang. 15 years. Grabe. Nagiginig po kung ba tayo? Nanayla, bigla po kayo rito. Bigla ko, tabo ka lang, bigla ka ng mikropono. Sige. Ito si nanay,
Corazón at pabrigar. Nakaitig kayo, di ba naman? Alam mo, yung iba taong tatawag sa pulaitig, there's nothing wrong about black and white. Tama ko ba rito? I'm very sorry for this, but there's nothing wrong about black. Pamahiinan yun. Yung 13, pamahiinan yun. Friday the 13th, pamahiinan yun. Amen? Lahat ng araw, lahat ng oras, lahat ng numero, mahal ng Diyos. Amen? Pati kulay, mahal ng Diyos. Amen? Kung galit ka sa itim, magagaling sa iyo mga Afrikano. They will get mad at you because they are black. Particularly the South Africans, you see. Am I right? Itim-itim sila eh. Pag numiti, iyo puti. Iipit. Eh kung kulang sa sipin, itim. Yan, na ngayon, dito po kayo sa sipin. Ganda ninyo. Ilang taon na po kayo nanay? 72. Yung huli pag-aayunin ninyo, ilang days po yun? 15 days. Ano lang po ang iniinom o kinakain ninyo sa loob ng 15 days? Tubig na. For 15 days, ang happiness. Malapakan natin na. Yan lang po kayo naman. Isipin mo at her age, 15 days, hindi ko makain tubig na. Kawakan nyo nga yung mga tiyan nyo, eh paano naman ikaw? 15 days, ha? At her age. Hindi kumakain, tubig lang for 15 days. Palagi mo yan. Gusto pa kanyang damihan eh. At gusto niya palagi, inaabot lang alam po namin. Talaga kami na po umaabot sa kanya. Tatay, na po. Ibigay na po natin yung ilang pastora. Ilang pastora ako rin. Ibigay na po natin ang ilang pastora, Rose. Ila Mr. Cherry. Ila Sister Laurie. Pero tuloy-tuloy pa rin talaga siya. At alam ninyo, bago siya, nag-full time na si nanay. Nagatrabaho sa garment. Tapos pupunta po siya ng church. Titingnan niya kung ano yung mga pangangailangan ng mga leader. Binibigay niya sa amin. Tapos dumating ang time, nag-resign siya. Yung benepisyo niya, ayaw ibigay ng amo niya. Lumaban siya ngayon. Ang kanyang attorney, public attorney lang. Pero lumaban pa rin siya nung lumaban. Sabi ko, nanay, pinapatigil ko naman. Mayaan mo na, ipagkasagis mo na lang yun. Pero alam niyo, lumaban pa rin. Alam niyo nangyari? Sabi ng amo niya, ubusin mo pera ko sa'yo, hindi ka mananalo. Kahit ipayad ko yan. Kung kanil-kanil, hindi ka mananalo. Ay, nanalo pa rin siya. Makapangyarihan ng prayer, amen? Kasi sinaki, prayer po nito eh. Kahit nag-isa nila nito, nanatalangin ito. Tanda-tanda po ang nanay ko sa nanay ko na, Diaz Carillo, a very prayerful woman. Always praying, daily prayer. Meron siyang daily prayer life. Nagpapasa ng Bible araw-araw yun. Eh, wala na yung nanay ko, pinungalan niyo. Eh, Corazon din ito. Pero hindi makukunin niyo. Kasi ginungalan ko yung nanay ko, 82 eh. May 72 pa lang siya. Hindi, nalalampas pa niya yung nanay ko. Tapos, alam mo, hindi siya very careful eh. Lahat ng napagalunan niya, ito ang matandang may pinagtatandaan. At worse, may pinagtatandaan. Iba pala, walang pinapagtatandaan eh. Tapos, tumanggap siya ng SSS. Di ba meron siyang benepisyo na SSS palagi? Merong lamsang na kay lamsang ba yun? Lamsang. Alam mo yung lamsang niya? Binigay niya sa akin yung ATM card niya. Pastor, ibigay mo sa church na kong lahat. Kahit may edad na ito na nakaraan, meron na naman siya tinutunggang direkta para sa akin. May tao pa po ba rito? Nakaka-bless.
maraming, alam ninyo, itong buwan, itong first, itong year na dumating, nag-first fruits yan. Matanda na yun, hindi nag-first fruits. That's an offering na alam. At alam nyo, kailan niya binigay yung first fruits niya, before anniversary natin ng church, in advance na niya yung first fruits niya. Pakisabi, in advance na niya. Yung iba, wala ka ngayon, wala pa rin first fruits. Siya in advance na. Grabe. Parang ang sarili niya. Hindi siya humingi ng iPhone, Samsung, Nike. Hindi siya humingi ng anything. At ang sabi niya pa, sa birthday ko, bili tayo ng camera para sa church. Hindi pa mo pa tayo. Sige, palakpahan mo ako. Kasi yung camera natin binibit-bit-bit-bit palagi kay Emma, yung kapatid ni Ibo. Yung na binibit-bit natin palagi, lagi lang tayo nangihirap kung kani-kanino, kinailay, wala tayo sa sarili yung camera. Nakita ni Diyos mo pa, nasa tayong camera, nangihirap lang tayo. Ang gusto ko pa sa tayo na berte, para sa Diyos, camera. Alam mo, baka hinihingi mo, ay hindi pang sarili mo. Para sa Diyos at para sa Diyos. Sa Diyos sa gawain ng alam, ibigay ng Diyos siya. Nakikinig po ko ba namin? So, tinilip ng Diyos. Dumating yung pera, sabi ko sa kanya, Diyos, halika, tinawag ako pati sa sister ay nagkiligin. Punta tayo ng mall, bili tayo ng camera. Tapos, magkano yung camera? 69,000 yata. May discount, babagsak ng 61,000. Sabi ko, ikakas ko yan. Magkano mo ibibigay? Napatingin sa akin, magkano'ng pera nito? Magparang ilon, marami tayong pera. Amin? Tinawag niyo yung boss ka. Boss, meron dito, napakayaman. Hindi lang ko abong yan. Ikakas na lang ang camera. Hindi sa mga ganyang bigot, magkano din ibibigay, boss? Tapos habang tinawagan niya yung boss, hinihintay yung sagot, sinara ko siya ng salita ng Diyos. Ano po kayo? Pastor ako. Ano pastor po kayo? Christian po ako. Lalo siyang kailangan. Hindi sa amin yan, sa gawain ng Panginoon niya. Hiningi yan ang anak ko. Sa birthday niya, hindi pang sarili para sa gawain ng Lord. Alam mo, yung 61,000 bumagsak na 49,000. Nakikinig po ba tayo? Yung bisong marami. Kain na na! Tingin po kayo sa akin. Kayo nagka-trabaho, kayo mga magagawa, leader po tayo. Imutin mo muna ang sarili. Ibigay mo muna ang Christ offering first fruits, yung mga nakalagay sa sobra natin, sa sobra namin. Imutin mo muna ang sarili. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos mong gawin lahat ang mga yan, hindi nalilimutin ang Diyos. Ang Diyos na hindi mo nilimut ay hindi rin makalilimutin. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon ng Diyos. Hallelujah! Kayain ang ulit-ulit ang prophecy. Dakil, hindi mo nabibigyan ng day. Ang tuloy meron akong nakikita ang buwan at meron akong nakikita ang day. Pero hindi ko nasabihin ito. Pero totoo ito. I will be shocked. You will be shocked. Each one of you has to be shocked. And many G-shock. And many. Forgive my pronunciation. I'm not good in English. I am best in mind. Ito totoo po yun. Ako magaling sa English. Pero namin nag-aaral. Best in mind. I was called but in addition. Nobody can defeat me. Pagdating sa mind. Totoo po yun. I was called mathematician, naglalakad ako sa eskwela, takas ang loko. Si Carillo, mathematician yan, si Carillo. Naglalakad ako, kilala. Paano niya ako nakilala? Eh sabi po ni Sir Rasinus eh, pwede daw po yung matalim sa kanan. May tanong pa kong marina, bagsak sa Pilipino, bagsak sa English,
Bagsak sa science. Bagsak sa araling panlipunan. Bagsak sa recess. Bagsak sa lahat. Pero pagdating ng epok sila niya, may tao ko pa rin. 1+1, 2! Sabi niya sa isang judge na na weekend,
sa judge na wicked, sabi niya, bigyan mo ako ng justisya. Sabi ng judge na wicked, no, I will not give you justice. Pero alam niyo, patuloy niya yung judge na wicked, na patuloy niya kinukulit. Bigyan mo ko ng justisya, bigyan mo ko ng justisya. Bigyan mo ko ng justisya, bigyan mo ko ng justisya. You know? Naiinis yung wicked judge. Sabi niya, though I am a wicked judge, but your kids all bothering me. Lagi mo akong minigulo. Iniinis mo ko, inaasar mo ko, ang kulit mo. Paulit-ulit mo siya na sabi, bigyan kita ng justisya. Hindi dahil matipa ang judge. Ibinibigay ko ang justisya sa iyo. Dahil makulit ka, nakikinig mo mo tayo. Ganyan din sa panalangin, ganyan din sa pag-aayos. Anong sabi ni Benji? If God will not move, I will move it. Kapag hindi ko alam ang Diyos, magagalit ko siya. Isa si Benji na makikita natin na yung manifestation ng glory ni Lord. Something great. Siya yung nagpasimula ng umiihim, nagpabuksaan ng mga tao. Na yung glory ng Lord ay napakalakas. Nakikinig pa ko ba tayo? If God will not move, sabi niya, ay di hindi. Kapag hindi ko alam ang Diyos, gagalit ko siya. E tama pa mo ba rito? So it means kulitin natin ang Panginoon. Keeps on praying. Nakikinig pa ko ba tayo? Ang tawagin ito ng Biblia is repeating prayer. Repeating prayer. Consistent prayer. Walang tigil pa ulit na panalangin. At ang sabi ng Panginoon, ibinigay ang hinihingi ng babae ito, hindi dahil matino ang judge, kung hindi makulit siya, isabi makulit. Makulit siya. At anong sabi ng Diyos? Ako pa kaya? Ako pa kaya na matinong Diyos? Na merong nananalangin sa akin, may humihiling sa akin na maaga ko ang hindi ko ibigay ang kahihingan niya? Na hindi ko ibigay ang hinihingi niya? May tao pa ako ba? Amen. Ang ibig sabihin din ni Lord, kung yun hindi matinong ibigay, ako pa kaya matino? Yung salvation mo ay hindi ko ibibigay. Yung salvation ng family mo, ng lovers mo, ng relatives mo, hindi ko ibibigay. Yung blessing mo, yung healing mo, yung miracle mo, ng family mo, ng relatives mo, hindi ko ba ibibigay yan? Yung needs mo, yung needs ng church, o ano man ang kahilingan mong panalangin, ako ba na matino mong Diyos ay hindi ko ba ibibigay yan? Ibibigay ko yan ang sabi ng Lord. Sa muli kong pagbabalik, will I find faith? Makakita ba ako ng mga tao may pananampalataya sa akin sa mundong ibabaw nito? May tao pa ako ba rito? Alam mo, yung pananalangin na walang pananampalataya, that is useless. At yung pananalangin na pabakubago at hindi nagtutuloy, that is faithless. Itas, walang pananampalataya. Kaya ang nais ng Diyos, ituloy natin ang ating mga pananalangin pag-aayos. Ituloy natin ang ating pagkakaloob, ang ating paglilipot, pagpupuntay, paghayo lahat ng ating ginagawa sa susunod natin. Ituloy natin ang pagbubukas ng tuwain all over the Philippine Islands and all over the nations of the world. May tao pa kung barito. Pasukin ang lahat ng mga lugar, pasukin ang pasukin niya. Ihanda natin. At ang sabi ko nga sa Panginoon, this remaining years of my life, I want to use it for the salvation of the lost.
tao ba kumarito? I don't want to stay in one place. Ayoko manatili sa isang lugar lang. Kinakailangan bago tayo mamatay at bago dumating ang atake ng Diyos. Maligtas natin ang buong mundo. Amen? Amen. May tao ba kumarito? Meron pa kayong pagnanasang maligtas ang inyong mga mahal sa buhay? Talitin nyo sa Panginoon. Ang inyong mga klasmi sa inyong mga kapatid bahay, ang lahat ng tao sa buong Pilipino sa buong mundo, talitin natin sa Panginoon. Keep on prayer and fasting for them. Don't give up. Kahit kung titingin kayo the natural, parang bigo ka, bigong-bigo ka na. Pero don't give up. Keep on praying. Because there is power in prayer. Amen. Hindi ka pang-ingin sa panatala. Panakasin pa kung anong meron tayo. Mapapakinahin ito. Matintihin pa. At kung kayo po ay napagpaala ngayon, mas mapagpalaki kayo mo mas hanggang sa pagdarating na. I-text nyo, tawagan nyo, sundin nyo, papuntahin nyo yung lahat ito. Alam ko po, mas lalong mainit ang panahon talaga kayo ng lahat tayo sa sacrifice. Huwag nyo napagtingnan niya. At tingnan nyo, magandang gagawin ng Panginoon. Sapagat bago sa revision, ay may sagot ng Panginoon. Amen. Ay, lahat ito. Sama-sama po kami nananalangin. Yes, Lord. Alam namin ito'y tagumpay ang gawain. Ito'y yes, atake lamang ng kaaway. Yes, Lord. Tinataas po namin si Brother Elvis Panginoon. Yes, Lord. Ang sasakyan ng puti na yun ng El Panginoon na may dalang pera, Panginoon. Yes, Lord. Hinihingi namin ang kaligtasan nila sa oras yes, na kasama sila narod. Yes, Lord. Gawa ka mong buhay nila, yes, Panginoon. Lord. At ngayon po ay nahanap po nila Brother Elvis Panginoon. Yes, Lord. Protekta mo sila ng masalala po. Yes, Lord. Ipaligo po ang mga kapag-angel mo. Yes, Lord. Ang pag-isipan ng Elvis Panginoon. Yes, Lord. Maninuha lang kami. Panginoon, ang iyong malakas na kapangyarihan ay pinginus mo, Panginoon. Yes, sa mga taong ni Brother Elvis sa yes, pagkala ng pera na iyon, Panginoon. Lord, answer prayer na kami, Panginoon. Dahil umapit kami sa iyo, Diyos. Yes, Lord. Sa mga ng Jesus. Yes, Lord. Siya po lang namin natin ang sarapan. Tuloy po natin ang ating mananalangin.
pagkakaiwa ay wala. Kapag tumulog ka sa Panginoon, na panahon mo ng pananampalataya, tumulog ka. Huwag niyo pa magtingnan, tumulog ko kayo, mag-pray ko kayo. Kasi pagkikita ito ko, walang mangyayari. Kaya po ay tumulog sa inyo, tumulog ko kayo sa Diyos, mag-pray ko kayo. Ano man po yung pangangailangan niyo? Sa ilay ninyo, ang ilay ninyo, sa darating ng kagalaman, sa darating ng puso, whatever it is. Pray for the healing, pray for the forgiveness, whatever it is. Kahit ano yun. Sige. O para sa ating gawain, para sa ating iglesia, para sa ating bansa, para sa Santa Ecclesia. Ano naman yun? Tumulog tayo sa Panginoon. At Father God, answer prayer to my baby mother, Elvis, sa Rita Papi. At ito pa mga pinapagpuloy ko namin ngayon, personal. Alam ko, answer prayer na rin yung Diyos. Answer prayer na rin. Hindi ko na po maisa-isa pa. Hindi ko na po sinatatanggit pa. Bakit hindi ko gano'n ako? Ang nagtitin pa lang ako, ito ako pa. Itong araw na ito, itong mga oras na ito, na kami nandito ngayon nakikinig at nanonood at dumalo kayo. At naman po ang aking panalangin. At dinating mo lang. Magpasalamat tayo sa Diyos sa oras na ito. Come on. Be great now to take the Lord. Be good now to praise the Lord. Come on. God is good. God is so good. Lahat po tayo ay magbigay ng the best.
The body is examined and do not exempt yourself. Tao pa ho ba rito? Mag-uho. Puro tulog ng barya. Wala pa kayo mo. Yung mga barya, pagkapiliting naglagalang sa mga ganda ng okay. Hindi, chak lang. Pero kahit barya, ang dalis naman yan eh. Okay lang eh. Kaya talaga ang pinakadalis mo ay yung byuda na mamera lang. Hindi ko sasabihin bumalik kayo bukas at sasabihin ko magtala kayo ng maraming bukas. At maraming maraming bukas. Kung dakilang bagay ang ginawa ng Diyos ngayon, mas dakilang bagay ang gagawin ng Diyos. Kinabukasan! Wala ang tatako rito. Panginoong Jesus, maraming salamat, Panginoon, at natapos na namin ang maghapon sa pagigilig ng salita mo, Panginoon. Salamat sa kadalakan na binigay mo sa aming mga puso, Panginoong Jesus. Panginoon, maraming salamat sa pagpapatawad mo sa kasalanan namin. Salamat, Panginoon, at tinanggal mo kami sa kasalanan. Binago mo ang buhay namin. Panginoon, salamat sa tinanggal mo kami sa kasalanan, binago mo ang aking buhay, binago mo kami sa kahirapan, Panginoon, susunod kami, maglilingkod kami sa iyo, Panginoon Jesus. Kaya naman po, Panginoon, natatakot kami kung minsan magbigay ng malaki, Panginoon, dahil baka hindi mo ibalik, Panginoon, yun ang panahon ng Diyan na, Panginoon, sa mga puso namin. Panginoon, patawad sa pag-alit lang, Panginoon, na nararamdaman namin kung minsan. Panginoon, maraming salamat din, Panginoon, sa mga ginagawa mo sa buhay namin. Salamat sa lahat ng bagay, Panginoon. Salamat sa pagtupad mo sa mga pangako mo sa amin, Panginoon Jesus. At nag-aalala din po kung kami kung minsan baka ang mga sakit namin hindi mo pagalingin. Patawad, Panginoon, sa lahat ng pag-aalala namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Jesus sa amin. So much love in the kingdom.